Mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyari. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay ika-apat na linggo sa Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. Ito rin po ang tinatawag nating linggo ng mabuting pastol at pandaigdigang araw ng pananalangin para sa bokasyon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi.
Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Salamatan ka namin dahil sa dakila mo aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan.
upang sa pagsunod namin bilang abangkawan kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol. At nagsalita siya na malakas. Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. At tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kaniyang sinabi, at nanawagan siya sa kanila, lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniniwala sa kaniyang sinabi ay nagpabinyag, at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon iyon inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang inyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, pagpalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito. Ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa. Sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba bagkus pangay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito. Ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa'y magkaroon ng buhay
isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang hapon sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy nating nakakasama via live streaming. Sa palagay po ninyo, pili kayo, pastol o tupa? Saan nyo mas nakikita ang inyong sarili? Sa pastol o sa tupa? Marami siguro sa atin sasabihin, Father, para pong mas nakikita namin ang aming sarili sa bilang pastol. Kasi ako po ay magulang, ako ay guro, ako ay may inaalaga ang grupo, may pinangungunahang mga isang grupong o samahan. At tama po iyon. Kapag ka ikaw ay namumuno sa isang grupo o samahan, tama lamang na ikay maging pastol. Pero wag po ninyong aalisin ang pagkakataon na tayong lahat ay laging nagiging tupa ng iisang pastol. Si Jesus ang mabuting pastol at tayong lahat mga tupa. Ngayon po ay Linggo ng Mabuting Pastol at pagdiriwang din ng pandaigdigang araw ng pagdarasal para sa bukasyon. Alam po ba ninyo kung ano ang bukasyon? Hindi ho iyan bakasyon. Iba yung bakasyon sa bukasyon. Ang bukasyon ay yung buhay kung saan ka tinatawag ng Diyos. Ang aking bukasyon ay sa pagpapari. Merong ang bukasyon ay para sa maging madre at mga relihiyoso. Marami sa inyo ang bukasyon ay para sa pag-aasawa. O meron din namang bukasyon na pagiging matandang dalaga o binata habang buhay. At sa araw na ito, habang ipinagdiriwang ang Linggo ng Mabuting Pastol, ipinagdadasal natin ang bukasyon ng bawat isa. Sapagkat iba't iba man tayo ng pagtawag, tayo'y tumutugon sa iisang at natatanging pagtawag ng Diyos, yung maging banal. Ikaw man ay pari, madre o relihiyoso, may asawa o walang asawa, tinatawag tayong lahat para maging banal. At paano maging banal? Ay di laging sumunod sa mabuting pastol. At yun po ang pagninilayan natin ngayong hapong ito. Habang kayo naririto at napakabanas ng panahon, umambun pa ng kaunti, kaya lalong bumanas. Habang unti-unti kayong nakakatulog at humihikab, pagninilayan natin ang pagiging tupa at pastol. Bigla kayong nagising kayo ng kaunti. Ano? Alas 4 ng hapon, dayo kayo ng siesta dito eh. Dayo pa kayo ng pagtulog. Wala namang problema. Ang problema ay baka hindi ka na magising pagtulog mo ngayon. Bilang mga tupa, mga minamahal, tatlong bagay. Dapat pinakikinggan natin ang pastol, kinikilala natin ang pastol, at sinusundan natin ang pastol. Una, kung kayo ay tupa o tayo lahat ay tupa at si Jesus ang ating pastol, abay dapat siya ang ating pinakikinggan. Ang marami sa atin, naririto nga sa simbahan, at habang ako'y nagsesermon sa inyo, iba ang pinakikinggan. Baka ang pinakikinggan ninyo ay ang sinasabi ng inyong utak, ano kayang hapunan namin mamaya? Si Padre kay matagal maghumiliya, ay ako'y bibili pa ng hapunan, ay di ibang tinig ang inyong pinakikinggan. O halimbawa, sa inyong kapitbahayan, at madalas kayo dito magkamali. Kapag kayo nakinig sa mga chismis, at patol kayo sa chismis, hindi parang sira ang ulo ninyo. Alam niyo kung bakit? Kaya nga sinabing chismis, may chismis gahong totoo?
Ay pagkatotoo yan, hindi chismis ang tawag dyan. Ang tawag dyan ay balita. Pero kapag chismis at pumatol ka, sira ang bait mo. Kaya nga chismis, papatulan mo. Ay di ibang boses ang pinakikinggan mo. Boses nino, ay di ng chismosa mong kapitbahay. Kaya mga minamahal, gusto nating maging tupa ni Jesus, abay boses po lamang niya ang ating pakinggan. At iisa lagi ang binubulong ni Jesus. Ang sabi lagi ni Jesus, magmahal. Yun lamang ang kanyang boses. Sabi sa mabuting balita, ang ibang tupa ay hindi nakikinig sa kanilang pastol. Kaya huwag kung ano-anong tinig ang inyong pinakikinggan. Dahil kapag ka ibang tinig ang inyong pinakinggan, mawawala kayo. Mawawala kayo sa kawan. Una, dapat ang pastol pinakikinggan. Ikalawa, ang pastol hindi lang pinakikinggan, siya'y dapat kinikilala. Kilalaga po ninyo ang ating pastol. O tulog na uli kayo. Sinong pastol natin? Si Jesus. Eh hindi pwedeng pakikinggan lamang natin siya. Kailangan kilala natin si Jesus. At sino si Jesus? Yan. Yan ang ating pastol. Siya'y nagpakamatay at nagpakahirap sa krus. Kaya kung gusto ninyong sumunod sa pastol at ayaw ninyo siyang kilalanin, ayaw nyo ng problema, ayaw nyo ng paghihirap, ayaw ninyo ng krus, ay maling pastol ang inyong sinusundan. Sigurado ako dyan. Kapag ka ang buhay na gusto ninyo ay walang problema, hindi yan buhay na para kay Kristo. Dahil iisa ang buhay patungo kay Kristo, buhay ng pagsasakripisyo. Hindi naman ito laging may problema, pero siguradong laging may pagsubok. Alam mo yung katatapos pa lamang ng iyong pinagdaanan, abay meron na uli. Huwag kayong mag-alala, dahil ang pastol na inyong sinusundan, lagi ding may krus na kayakap. Kilalanin si Jesus. Si Jesus hindi lamang lagi nakatawa, hindi lagi masaya. At ganoon din ang buhay bilang mga tupa. Kapag ako'y nag-i-interview ng kasal, lagi kong sinasabi, magmamahalan kayo hindi kapag masaya lamang. Kayong mga mag-asawa dito, kayo ba'y nagmamahalan kapag ka masaya lamang at pag may kwarta? Dige, hindi. Dahil ang mukha ng pagmamahal, hindi lagi nakatawa. Minsan ang mukha ng pagmamahal umiiyak. Minsan ang mukha ng pagmamahal nalulungkot. Minsan ang mukha ng pagmamahal nagdududa. Tingnan ninyo kayong mga mag-asawa. Kapag kayo may problema, ibig sabihin ba hindi na kayo nagmamahalan? Hindi. Maraming mukha ng pagmamahal. At si Jesus na ating pastol, isinabuhay ng may pagmamahal ang lahat ng mukhang iyan. Malungkot o masaya, may problema o wala, may sakit o malusog, dapat laging sumusunod sa pastol. Pinakikinggan, kinikilala. Ikatlo, ang pastol dapat sinusundan. Alam po ninyo ang mga tupa, kaya nakita na ng tupa. Tupa. Wala pa nakikita ng tupa kahit sa libro. Tupa, yung maraming balahibo. No, normally puti. May mga tupa ding itim. Pero ang tupa, malabo ang mata. Marami sa mga tupa ay bulag. Kaya mahalaga sa isang tupa na dapat siya'y may pastol na sinusundan. At kapag hindi ka sumunod sa iyong pastol, mawawala ka. Tayo, bilang mga tupa ni Jesus, maraming pagkakataong tayo nabubulag sa kasalanan, sa kahinaan, sa pagkukulang. Lahat ito'y nagpapabulag sa atin. Pero ang mahalaga, sumusunod tayo sa pastol. Yung ating pinakinggan at kinikilalang pastol, dapat sinusundan. Ay sa paanong paraan? Ay di gayahin siya, gayahin ang pastol. Doon papasok
na tayo bilang mga tupa, may pagkakataong tayo din ay magiging pastol para sa iba. At kanino katutulad? Ay di kay Jesus lamang ang mabuting pastol. Paalaala sa atin ang aral Batanggenyo, number 594. Ang lokal na katisismo dito sa Batangas. Sabi doon, tampok sa pagsasakripisyo ay ang paghahandog ng sarili para sa mga tupa. Ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga anak, ang inyong mga magulang, ang inyong mga kasama sa trabaho, ang inyong mga kakilala, lahat sila tupa na minsan tumitingin sa iyo bilang pastol. Eh kung hindi okay ang buhay mo bilang pastol, ay di mawawala din ang mga tupang umaasa sa iyo. Ay ano hong hamon sa atin? Ang hamon sa atin mga minamahal, maging tupa ka man o pastol, dapat ikaw ay mabuti tulad ni Jesus. Dapat ikaw ay mabait. At sa palagay ninyo ay tayo na ang pinakamabait. Baka iniisip ninyong kayong mga naririto o tayong naririto ay mas mabait kaysa sa mga wala dito. Subukan nyo ang inyong sarili. Pag uwi nyo mamaya o bukas, tingnan nyo kung hindi uli kayo magmumura. Tingnan ko kung hindi uli kayo magtataray. Tingnan ko kung hindi uli kayo magsisinungaling. Tingnan ko kung hindi uli iinit ang inyong ulo. Pero yun ay katotohanan ng mga tupa at pastol. Mahina, nagkakamali. Huwag niyong ihiwalay ang inyong sarili sa iba. Huwag niyong isiping ako'y mas banal kaysa inyo. Walang ganoon. Lahat tayo'y nagpipilit na makatulad ng mabuting pastol. At yun ang hamon sa atin sa pagdiriwang na ito. Yun ang hilingin natin kay Jesus sa ating tatanggapin mamaya sa komunyon. Siya bilang mabuting pastol. Ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong tulad ng isang tupa upang ako'y makatulad din ng isang pastol. Yung laging nakikinig, laging kumikilala, at laging sumusunod sa iyo bilang aking mabuting pastol. Nang sa gayon, ako rin maging pastol sa aking kapwa sa pamamagitan ng aking pagmamahal, pagpapatawad, at pag-unawa sa kapwa. Magsitayo po na. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kailan may hindi pinababayaan ng mabuting pastol na si Jesus ang kanyang kawan? Sa lahat ng panahon, nananawagan siya sa mga bukas palad upang maging nakikitang kasangkapan ng kanyang pagmamahal. Manalangin tayo ngayon sa isang natatanging paraan para sa lahat ng kumakatawan kay Kristo. Dito sa atin at para sa mga tinawag niyang tumupad sa ganitong tungkulin. Manalangin tayo't ating sabihin, Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa buong simbahan,
Nawa magkaroon siya ng maraming mabubuting pari at mga relihosong makagaganyak sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang mabuting halimbawa at paggabay sa kanila sa kabanalan. Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Para kay Santo Papa Francisco, ating obispo at mga pari, sila naway maging malinaw na palatandaan, nagpapasensya, malasakit at pagmamahal. Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga magulang, guro at pinunong pambayan, maging tapat nawa sila sa kanilang misyong magtaguyod sa kabutihan ng mga taong nasa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa ating kabataang tinatawagan ng Diyos para maglingkod sa simbahan, nawa maliksi sana silang tumugon at magsikap na maging tapat sa kanilang bokasyon. Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa mga tagapagtaguyod ng mga bokasyon at naglilingkod sa mga bahay sanayan, nawa ang kanilang mga pagsisikap at panalangin ay magbunga ng mga katulong na pastol na kailangan ng simbahan. Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, magsugo ka ng marami't banal na mga pari, relihiyoso, mga magulang at mga matatandang dalaga't binata upang maging pastol ng simbahang iyong kawan. Sa pagtulad sa iyo, ang mabuting pastol, kami naway makapagpatuloy ng iyong gawain ng pagmamahal at habag at mag-akay sa lahat sa kabanalan. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan,
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Oh,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa kanya.
ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo'y iyong tangkilikin, pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas, marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong dadasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna lahat. Ilan lamang pong mga paalaala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda po ng katapatan at pagpapasalamat sa inyo. Nariyan po sa screen ang ating total collections ng nagdaang linggo.
Maraming maraming salamat sa patuloy ninyong kagandahang loob sa pambansang Dambana. Ikatlo, tayo po ay mayroong malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Kailangan nyo makita yung ating main arc entrance. Sa loob dito ay may malalaking free parking upang makatulong sa maayos na pagbisita ninyo sa National Shrine. At mahigpit po nating ipinatutupad ang panawagang Kleigo, clean as you go. Kung napansin nyo kaya nung ako ay nagsisimula ng prosesyon, ako'y may nilimot na balat ng candy. Ano po? Itapon ng maayos ang balat at mga basura sa tamang basurahan upang mapanatili natin ang kalinisan dito sa pambansang Dambana. Ngayon pong darating na Sabado, May 6 ay unang Sabado ng buwan. Ating isasagawa ang ating prosesyon sa madaling araw sa karangalan ng Mahal na Birhen. Ito'y sa 5 ng umaga. Sa mga sasama po, kayo inaanyayahang magdala ng puting panyo at ng mga kandila. At sa darating pong May 25, birthday ni Padre Pio, tayo may isinasagawang Caraffle Program. Ito po'y tulong natin sa ating mga scholars. Sa halagang 500 pesos, kayo ay maaaring manalo ng mga papremyo at makakatulong pa kayo sa mga scholars. Available ang ticket sa paligid ng simbahan pagkatapos ng misa. Panoorin po natin ito. Oka, ang ating Cura Paroko Trictor, kami nagpapasalamat. Humihingi sa inyo ng tulong at nag-aanyayang makiisa kayo sa mga gawain sa pambansang Dambana. Ang ating huling misa ngayong araw na ito, mamayang 6:00 ng gabi. Inaasahan naming pananatilihin ninyo ang katahimikan, kalinisan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa lahat ng ating tagapaglingkod sa Dambana at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa at laging sumunod kay Jesus, ang mabuting pastol. Salamat sa Diyos.